Welcome to Invest Ed. Okay, so today, we're going to discuss the Graham formula and paano ito kinocompute. No? So dito, step by step natin tinatakil yung mga valuation method para magkaroon tayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest sa ating merkado. So bago ka pala sa ating channel, dito guys, tinuturo ko sa channel natin kung paano ako nag-i-invest. So sinishare ko dito yung aking experience sa pag-i-invest sa ating merkado. Okay? And also agadan dito guys, meron ta akong step by step process from start to finish kung paano ako naghahanap ng stocks or potential stocks na pwede kong pag-investan. Nasa descriptions din natin sa baba. Okay guys, so bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa mga solid subscribers natin dyan. Nakakataba ng puso kasi maraming feedback sa akin from DM to comment bar na marami sila natutunan dito sa ating channel, no? So sa inyong lahat nakakuha ng value dito sa ating channel, maraming salamat sa inyo guys, and see you on the other side. Okay, so bago tayo magsimula, itong formula na to ay galing kay Benjamin Graham. So siya ay kinukonsidered na father of investing. Okay, so yung knowledge ni Warren Buffett sa pag-i-invest, malaki yung utang ng loob ni Warren Buffett kay Benjamin Graham. Okay guys, so tignan natin yung formula ni Benjamin Graham. So kung nakikita natin dito guys, yung kanyang value is equals to earnings per share times 8.5 plus 2 times G times 4.4 over Y. Earnings per share, ang kukunin natin dito, hindi yung annual earnings per share bagkos, ang kukunin natin dito yung trailing 12 months na earnings per share. Kasi itong 8.5, so hindi natin siya gagalawin kasi ito talaga yung nasa formula ni Benjamin Graham. So itong 8.5, ito yung base ng PE ratio ng company na wala masyadong growth, no? So kumbaga tinitignan niya dito na nasa conservative way yung kanyang pagtingin, no? Ito namang G, ito yung growth ng company, no? Yung growth rate ng company. So pwede niyong gamitin yung expected growth rate ng company or yung previous growth rate ng company, no? So mamaya i-explain natin yan much detail para mas lalo nating maintindihan. Ito namang 4.4, ito yung yield average ng 3.4A corporate bond, no? So hindi natin siya gagalawin kasi ito ay constant na dito. And also, no, itong Y naman, ito naman yung, okay, so ito namang Y, ito naman yung current yield ng bond. Okay, so napapansin nyo sa formula ni Benjamin Graham, kailangan lang natin ng tatlo. Una-una, yung earnings per share, growth rate, and yung yield ng bond, no? So yun lang yung kailangan natin. Okay, so yung kagamitin pa natin na company, yung company DMCI. So, okay, so from start, ang ginamit natin ay DMCI. So ito po rin yung gagamitin natin para makita nyo yung difference ng bawat valuation method. Itong earnings per share, saan ba ito mahanap? So para mahanap yung data na yan, so ang gagawin natin, pupunta lang tayo sa Reuters, then pipindutin itong search bar na to. And type lang natin dito yung ticker symbol na gusto natin hanapin. So DMC. Then lagyan nyo na ng, pagkatapos ng ticker symbol, lagyan nyo na ng .ps para sa ating Philippine Stock Exchange. So ito yung code, no? Dito sa Reuters. Then enter. Okay, so susunod natin na gagawin, pipindutin lang natin tong DMCI. Okay, so sa ganitong tab niya tayo dadalhin, no? So ang gagawin natin, pupunta lang tayo dito sa K-Metrics. Okay, so nakikita na natin dito yung earnings per share ng company in trailing 12 months na nasa 0.39. So kukunin lang natin yan, copy-paste. Okay, so nahanap natin yung earnings per share. So dalawa na lang. So ngayon, ang susunod natin nahanapin ay ang growth rate ng company, no? Okay, so before you start, dapat gawin nyo pala muna to bago ako makalimutan yung ganitong formation para mabilis nyong gawin yung formula. Yung revenue, net income, equity and cash from operating activities. So kukunin natin yung initial amount, present amount and years. So pupunta ulit tayo sa reuters.com and then pipindutin lang natin yung financials. Then income statement. So make sure na naka-annual 'yan. So nakikita na natin dito yung total revenue ng company, no? So ang gagawin natin, kukunin natin from 2015. So ito yung ating initial. And 2019, ito yung ating present, no? So kukunin lang natin yan.
Okay, so ilang years daw? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 years. So lalagyan natin dito 5 years. Okay? So yung susunod natin kukunin, yung net income ng company. So from income statement ulit, babalan tayo para makuha yung net income ng company. So initial, present. Okay? And 5. Yung susunod ay yung equity ng company. So yung susunod natin gagawin, pipindutin lang natin yung balance sheet. Okay, and scroll down lang natin siya. And makikita na natin dito yung total equity ng company. So initial and present. Okay, so yung susunod ay ang cash from operating activities. So dito natin siya matatagpuan sa cash flow statement. So pinutin lang natin yung cash flow. And dito makikita natin yung cash from operating activities ng company. So kukunin natin initial and present. Okay guys, so tapos na natin pilapan yung revenue, net income, equity, and cash from operating activities. So dito na tayo ngayon sa output, which is lalagyan na natin ng formula para makuha natin yung growth rate ng company. Okay, so para makuha yung growth rate ng company, ang gagawin na natin formula equals rate parenthesis D14, which is yung year, comma, 0, comma, negative B14, which is yung initial amount ng revenue, comma C14, yung present amount ng revenue. So nakikita na natin dito yung growth rate ng company sa revenue ay nasa 9% for the past 5 years. So yung susunod natin gagawin, idadrag lang natin to pababa hanggang sa cash from operating activities. Okay? Okay, now nakikita na natin dito yung growth rate ng apat na categories natin na gustong kunin, no? Revenue, net income, equity, and cash from operating activities. So ang gagawin natin, i-average lang natin tong apat na yan para makuha natin yung conservative growth rate ng company. Equals average parenthesis E14, which is yung growth rate ng company sa revenue, to E17, which is yung growth rate ng cash from operating activities. Then, parenthesis, then equals lang natin. So, makikita natin dito nasa 0.06. Ang gagawin natin, pagkatapos nyan, kaya ang gagawin natin, lalagyan natin times 100. Okay? And so, nakita natin dito yung growth rate ng company ay nasa 6.19%. Okay? So, ang gagawin natin guys, make sure na wag nyo lagyan dito ng percent, no? Hindi naka-percent dapat yan kasi maapektuhan yung formula. Susundin lang natin yung formula ni Benjamin Graham, no? So now, tapos na natin yung earnings per share, growth rate. Ang susunod natin gagawin, hahanapin naman natin yung bond yield. Okay, so pupunta lang tayo sa Google, tapos type lang natin yung Philippines 10-year bond yield investing.com. So ito yung source natin. So para makuha natin yung current data ng bond ng Philippines. Okay, now nakikita natin dito, yung Philippine 10-year bond na company ay nasa 3.093. So kukunin lang natin yan, copy-paste lang natin to. Okay guys, so nakuha na natin yung tatlo na kailangan natin, no, para makompute yung intrinsic value ni Benjamin Graham. So now, ang gagawin natin, kukunin natin yung formula. So dito na tayo sa formula. So yung formula natin dyan, equals parenthesis B10, which is yung earnings per share, in trailing 12 months times parenthesis 8.5, ito yung constant sa formula, plus 2 constant sa formula times E18, which is ito yung growth rate, conservative growth rate ng company, parenthesis times 4.4, so constant din yan, over B22, which is yung 10-year government bond yield ng Philippines. Okay? Then, pagtapos nyan, enter lang natin. So, makikita na natin dito yung Graham formula, yung intrinsic value natin, kapag gagamitin natin yung Graham formula ay nasa 11.58 pesos per share. Okay, now, no, nandito na tayo sa margin of safety. So, sa margin of safety percentage, it's a judgment call, no? Judgment situation. It's up to you kung ano yung gusto nyong ilagay na
percentage sa margin of safety nyo, no? So, pwedeng 20%, 50%. So, for the sake of this video, gagamitin natin ay 50%. Okay now guys, para makuha naman yung margin of safety price ng company, yung formula na lang na gagamitin natin dito ay equals B27, yung intrinsic value natin sa company, times parenthesis 1 minus B30, which is yung margin of safety percentage, parenthesis, then enter lang natin. So nakikita na natin dito na yung margin of safety price ay nasa 5.79. Last natin nakukunin ay ang current price ng company. So kung titignan natin dito, si DMCI ay nasa 5.37. So kunin lang natin yan. So dito nakikita natin na nasa buy ratings tayo sa company in terms of Graham formula. Kung titignan natin, yung ating margin of safety ay nasa 5.79 pesos per share. So meaning, yung current price ng company ay nasa margin of safety price, which is itong 5.79 or below margin of safety price, it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value. Kasi malaki na yung buffer natin from intrinsic value ng company to the current price ng company, no? So ibig sabihin, meron tayong potential, malaki na yung potential upside natin kapag na-reach ng company yung intrinsic value na na-compute natin dito sa ating formula. So para mas lalo nating maintindihan, lalagyan na lang natin ng buy or sell, no? So ang gagawin natin, sa ilalim lang ng price, lalagyan natin ng equal if parenthesis B31, which is yung margin of safety price, is greater than B33, or yung price, kapag true ang statement, lalagyan natin ng buy. Kapag false ang statement, sell yan, no? Mas mabilis nating maintindihan. And kung gusto niyo naman malaman kung gaano kalaki yung potential upside mo, no, doon sa intrinsic value mo, yung formula dyan, dito lang sa tabi, sa may C33 equals parenthesis B27, yung ating intrinsic value, minus B33, yung ating current price, parenthesis, divide B33, yung ating current price. Enter lang natin. Ayan, nakita natin, no? So, meron tayong potential upside sa company na 115.65% kapag na-reach ng company yung intrinsic value. Okay guys, so ito na yung kabuuan ng Graham formula. So, sana may natutunan kayo sa ating video. Kung i-compare nyo guys yung ating valuations, no? Yung apat na valuation method na ginawa natin. So, akin nyo lang mag-compare kung ano yung prepaid nyo na gamitin, either yung current or fair value, present fair value, or yung future fair value, CF valuation, or itong Graham formula. It's up to you, no? Ano yung gusto mong gamitin na valuation method. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating video. So maraming salamat guys sa supporta nyo sa ating channel, and it's still continuous nag-grow ang ating channel, no? So asahan nyo pa na marami pang videos na paparating dito sa ating channel. And this is PSC Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayo matutunan sa channel na ito. Maraming salamat!